Welcome back to my channel. Ngayon mga kabachador, meron po tayong ibablog ngayon na isang tutorial na tips guys about sa mga quartz, ibig sabihin di battery guys. Ito guys ay bali hindi nila sa atin pinabatterihan, kaso lang hindi na siya gumagana guys, ibig sabihin natagalan siyang stuck, siguro 1 to 2 years guys na na-stuck siya. Bigyan natin yung tip para halimbawa ano pa battery kayo guys na hindi siya tumakbo. First option guys, ang ano gawin nyo, palinis nyo muna yung makina. Din pag hindi talaga siya kayang linis sa makina, saka mo siya papareplace ng IC. Replace ng IC kung gusto nyo papalitan yung kung maganda naman talaga yung case. Gaya nito, okay naman yung case niya, stainless then matibay siya. Ayan, makina po 2030 na may calendar. Din guys, ang unang gagawin natin guys dito, unang gagawin natin ito ay kiklining muna natin yung circuit niya, dahil kapag hindi siya tumakbo, papalitan natin siya ng IC. May nakarin na tayo itong IC na gumagana. Yan, same po yan, 2030 na makina, Miyota guys, Japan. Okay, linisin muna natin guys. Okay, linis muna natin yung kanyang circuit. Hindi na po natin siya kakalasin, ang unang tatanggalin lang po natin yan ay yung circuit nya. Tanggalin natin yung cover nya para linisin. Yan guys, ang unang natin gawa ng natagal po siya na stop. Yan, bali kalimitan po ito ang nasisira. Yan, saka ito guys, linisin to battery contact, kasi pag yun ay stuck na battery dito, nababalutan doon ng yung pinaka parang mold. Okay, linisin natin guys, linisin natin pinaka sa ano nya, linisin natin. Bali, babad po natin siya pag lilinisin guys. Kailangan po yung babad ng mga 3 to 5 minutes. Yan, babad natin yan para lumuwag yung mga dumi-dumi. Okay? Ayan guys, bali natapos na natin yung ilang minuto. Pansin nyo guys yung mga talagang marami siyang dumikit na yung dumi niya. Kailangan mo guys yan. Ito po ang kalimitan na sisira. Halimbawa na stuck siya ng matagal na yung battery. Pag pinabatterya nyo po sa mga technician, no, or ano, kung kaya pa po linisin, palinis nyo. Then pag hindi po, replace ng IC. Kasi pag isang buong makina guys yan, medyo ang presyo niyan, medyo mahal. Kalahati lang po yan ang bibigay sa inyong presyo. Halimbawa yung makina for 400, pag IC lang po bigay sa mga 200, yung mga ganun. Kasi yun na ng buhay nun. Tuyo-tuyo natin guys. Tuyo-tuyo natin. Yan mga kabachador. Halimbawa, ito naman kasi minsan, kalimitan, nasisira rin tong coil na to. Tinatamaan siya ng tweezer. Yan, minsan nasusundot yan. Bago nyo siya ikabit, pwede siyang itest. Itest nyo siya. Itest nyo siya. Ito guys, tignan nyo guys. Itest nyo. Itest nyo siya. Tester nyo. Kailangan guys, papalo yun guys.
test nyo siya. Yan guys, so kailangan pamalo siya ng ganyan guys. Ibig sabihin hindi putol yung coil. Kasi minsan ni kahit na okay yung IC niya, hindi mo siya tines. Yan, okay pa yung coil niya. Saka ito guys, turo natin yung ano, halimbawa ito. Ito guys, okay yung ano niya. Para makita natin. Alisin muna natin guys. Yung okay pa yung kanyang IC. Tester natin guys. Tester natin. Kung mapapansin nyo guys, yung ano nito. Ito, itong ano ito. Itong bar na ito, gumagalaw siya. Yan. Yan po yung tibok ng IC. Ibig sabihin okay. Yan. Okay pa po yung makina ng yan. Dito tayo guys sa ano. Yung circuit niya, pwede nating i-test yan. Test natin dito. Kung magkakaigi. Parang guys, may sira na ito. Sira guys yung IC niya. May sira na yan. Kunin na lang natin guys yung circuit nung yung ating ano to. Yan, kunin natin yung circuit nito. Kasi guys, ang pinakamaganda nito, pag nagpalit tayo, yung circuit bago yung coil. Pagsamahin na natin yung circuit sa coil, yun ang palitan natin para pares bago. Diba? Kasi tinis ko na po yung ano, sure ball na hindi talaga gagana na yun. Ito pong yan, kumbaga sa ano, mag-asawa kasi ito eh. Ito natin ang para sure ball tayo. Yan. Bali ito guys, itong papalitan natin. Itong ano na to. Yan, palitan po natin guys to. Dito natin lagay yung ano, itong papalit natin para ilagay natin ang screw. Medyo maingat po tayo pag ano rito kasi baka tamaan natin yung coil. Yan. Yan yung pong kanyang IC. Ito po yung IC niya. Bago natin kabit ang IC, siyempre kabit natin yung kanyang. Bali guys, palitan na natin to kasi yung pinaka-coated na gold niya wala na. Kunin natin yung nandito para maganda, di ba? Kunin natin. Yan. Compare mo doon sa isang ano. Wala na yung pinaka-coated niya. Natin yung circuit niya, saka yung cover, hanapin natin yung mas malinis na cover. Kailangan malinis,
kabit natin, guys. Lagyan po natin siya ng screw. Yan, then, yan guys, bali nakabit natin yung kanyang IC din coil. Testing po natin ang battery, guys. Kabit na ng battery. Meron kasi itong binabatak dito eh. Yan, bagay push mo ganyan. Sana guys, tumakbo. Okay, 1, 2, 3. Yun, gumana. Yes. Okay. Diba? Kasi guys, pinakamaganda talaga nung pag nagpalit, nagpalit ka, palitan mo na rin yung ano, para mas maganda. Diba? Yan. Okay guys. Pero may dumi sa loob. Tanggalin natin. Tanggalin natin yung kanyang dumi. Diba guys? Yan. Gumagana na po yan. Yan po ay tip lang siya. Tip lang natin yan sa mga yan talagang kalimitan. Minsan na-ista kasi after pandemic pa to guys eh. Before mag-pandemic pa na ano, ngayon na lang naipalagyan ng battery. 2 years. 2 years yung stock. Pre, kailangan natin ng bali guys yung kanyang pinagpalitan. Yung battery contact. Ito battery contact IC saka coil. Yan. Para sure. Video mahirap talaga ito, sarado, mga lalambang mga Casio. Kaya pag nagpa-battery po kayo, siguraduhin niyo yung nagpa-battery merong ganitong panlock. Meron siyang panlock video. Luma na kasi itong ginagamit natin ito kasi yung isang bago natin nandoon sa bayan, yun ang ginagamit natin na nandoon. Para paggagamit naman po ng ano, guys. Ayun, halimbawa, ayan, sa mga hindi pa alam guys kasi maraming nagre-relo na hindi alam paggamit ng pressing tools. Ito guys, itong part ng ring na to. Hahanapin niyo yung hindi siya tatamaan. Sukat niya diyan. Kailangan din sasamaan. Hindi tatamaan yung bubog. Ganun nyo dyan. Then ilagay nyo rito. Bago guys, pag lagay nyo dun, tandaan nyo guys, yung itong part ng steam na yun, kailangan hindi siya hindi magkaka kailangan itong kanal na to nakasenter dito sa steam na to. Nakasenter. Huwag nyong hayaan na hindi siya nakano kasi pag tinamaan nyo ng cover, mapuputol yan guys, sure yan naputol. Kasi maraming nangyayari niya na pag sasara
umiikot yung pressing tools, umiikot yung ito guys, hindi ano, umiikot, napapasama. Pag napasama yan, puputol. Ang kailangan ni hawak mo guys yan, hawak mo siya, hawakan mo yung takip, kailangan hindi siya iikot. Yun, talagang magandang nakasinter naman yan, no? Kaya alalaman mo kung siya umiikot, kasi pag umiikot yung cover na yan, tatamaan yung ito, putol yan. Kayari tayo nyan, papalit tayo ng steam. Then guys, ibalik mo yung ano, ibalik mo itong kanyang ito, kung saan nakalagay yung kanyang ano, lagay natin. Pati yan guys, marami na naman tayong may tip. Siyempre, bago natin yan guys ha, bago natin ilipat yung, para hindi kayo magka, hindi lumilipat yung pitsa ng araw, unahin nyo muna ilipat yung itong ano, date. Previous guys, palagi lagay nyo sa previous ha. Ngayon po ay 6, lagay nyo muna sa 5. Yan, 5. Then, bunutin nyo. Then, clockwise. Yan. Ikutin nyo hangat lumabas yung 6. Hangat lalabas. Yan, lalabas yan ng 12 o'clock. Ayan na guys. Lumabas ng 12 o'clock. Iikot nyo pa siya ng 12 hours. 1. Yan. Iikot nyo siya dyan. Ngayon po ay ano na. 10:25. Yan. 10:25. Kasi ang ano po ng oras bago lumipat yung date. 24 hours. Yan. Saka push you guys. Yan, di ba? Yan guys, napakadali lang. Siyempre, maganda yung bahaya nung ano, kaya mas gusto nung mayari na papalitan ng ano. At yan guys, yan lang matitips natin. Kung paano nung gagawin sa yung mga relo pag kayo na-istaka ng battery, ay na-istaka ng relo. May laman, matagal. Pwedeng palinis nyo muna po kung kaya pa ng technician. Tingin ko maganda naman po yung ano, pag hindi tumakbo, papalitan nyo ng IC. Tama ito, kasi medyo maganda-ganda naman, kaya pinapalitan ng ating customer. At yan mga kawatsador, maraming salamat sa inyong support. Shoutout na lang po sa lahat ng viewers natin dyan. Pasensya na po, medyo hindi tayo nakapag-upload kasi marami tayong ginagawa. Talagang medyo busy-busy tayo. And shoutout na lang po sa lahat. At maraming salamat po. Bye-bye!